Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman kami sa Vermosa Sports Hub. So for this video po, ipapaycheck naman natin itong kanyang Aeroboid Rigid MTB ni Idol Justin De Guzman. So check natin kung ano yung parts na naka-install dito sa kanyang Aeroboid Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Justin, mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame mo. Anong brand at model nito? Yung brand po ng frame ko ay Mountain Peak Monster 2020 po. Yan, so guys, ulitin ko lang. Ito yung Mountain Peak Monster 2020 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Then ang size nito, pang 27.5, then size medium or size 16. Ang head tube nito, pang non-tapered or integrated. Ang cable routing naman nito, lahat ito ay internal. Then ang bottom bracket shell nito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa 31.6mm diameter na seat post. Ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. Ito naman kanyang rigid fork, ito yung non-tapered na tosig. So ito is carbon fiber na T800. Then pang 26er itong kanyang rigid fork. Ang axle to crown length nito is 425mm at ang blade length nito is 385mm. Then ang dropout nito is pang quick release at ang disc brake caliper mount din nito is post mount. Next naman Idol, sa cockpit ng mountain bike mo, mag-start muna tayo sa handlebar. So yung handlebar ko po ay wake comp na 680mm na may konting back seat po. Yung 680 yung lapad, no? Opo. Then itong kanyang wake comp is aluminum 6061. Then ang diameter naman nito is 31.8mm. So next naman itong kanyang handlebar grips, ito yung Meroka na silicone. So next naman itong kanyang aero bars, ito yung Lisada na katulad sa akin. So ito is carbon fiber. Then ang shape nito, itong extensions na to ay S-bend. So next naman, ano yung stem mo? So yung stem ko po ay coal na 90mm, tapos negative 30 po yung angle. Ayun. So ito is aluminum tong stem niya na coal. So next naman, itong kanyang integrated na headset, ito yung Mountain Peak. So ito ay sealed bearings. Ito naman kanyang seat clamp, ito yung Found F1 na aluminum. Ang diameter nito is 34.9mm at ito ay pack quick release. Then ito kanyang seat post, ito yung Saturn. Anong model? Saturn Dion, tama ba? Opo. Yun, Saturn Dion 3.0. So ang taba nito is 31.6mm at ang haba nito is 400mm. Zero setback ito na may dual bolt clamping system. Then itong kanyang saddle, ito yung Mountain Peak MTP6. So ang saddle niya, medyo flexible at malambot. Then ang railings nito ay steel. Next naman Idol, sa drivetrain setup ng mountain bike mo, mag-start muna tayo sa shifter. So yung shifter ko po ay L2A7 Elite na pang 10 speed po. Plus 1 bike. Yun, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka dalawang extra chain rings. So next naman, ito kanyang mountain bike crank, ito yung Shimano MT300. So ito is Halotech. Then MT300 din itong kanyang Halotech threaded bottom bracket. So ang haba nitong kanyang crank arm is 170mm at ito ay pang 94 to 96 BCD. So next naman, ito kanyang chain ring, ito yung Decas. So ilang titi itong Decas mo? 38T po. Ayun, 38T. So ito, one by the pang narrow wide. So itong kanyang kanyang mountain bike clipless pedals, ito yung Shimano PD-ME700. So next naman, ano yung chain mo? Chain ko po ay PYC na pang 10 speed po. Ayun. So next naman, ano yung cassette sprocket mo? Yung cassette sprocket ko po ay Sugmit na 10 speed, tapos 11T-50T. Ayun, 11 yung pinakamaliit, 50 yung pinakamalaki. Apo. So yan yung kanyang cassette sprocket. Then ito kanyang rear derailleur is L2A7 na pack 10 speed.
Next naman, idol, sa wheelset ng mountain bike mo, mag-start muna tayo sa tires. So yung tires ko po ay Maxxis Icon 27.5 by 2.20, tapos wired po siya. Ayun, so ito yung kanyang XC tire. So next naman, itong kanyang rims na pang mountain bike, ito yung pang 27.5 na Aerowick AR2. So 32 holes to, di ba? Opo, 32. Ayun, 32 holes itong kanyang mountain bike na rims. Then ito ay aluminum double wall. Dito, and then ito kanyang TT32 spokes and nipples. Anong brand ito? Ragusa po. Ah, Ragusa naman to. Stainless na po. Ayun, stainless steel. Then itong kanyang kanyang mountain bike hubs, ito yung Saturn Atlas 2.0. So 6 poles to, di ba? Opo, 6 poles. Ayun, 6 poles, cassette type ang prehub body, at ito ay seal bearing. So pakinggan natin tong Saturn Atlas 2.0 na to kapag naka-free wheel. Yan guys, yun yung tunog ng Saturn Atlas 2.0 mountain bike hubs kapag naka-free wheel. And last na lang, idol, sa brake set na mountain bike po. Mag-start muna tayo sa brake levers and calipers. So yung brake set ko po, yung brake ko po ay Shimano MT200 ng series hydraulic brakes po. Yun, so ito yung kanyang hydraulic brakes. So last na lang, itong kanyang disc brake rotors, ito yung Decas. So parehas na 160mm ang diameter sa harap at saka sa likuran. Parehas din ito na floating and bolt type disc brake rotors. So idol Justin, magkano yung total estimated na nagastos mo dito sa Mountain Peak Monster Aerobar Rigid MTB mo? So estimated ko po mga nasa 35,000 po. Ayun, 35,000. So guys, ito yung Mountain Peak Monster Rigid MTB ni idol Justin De Guzman. Yan guys, na-bike-check na natin tong Mountain Peak Monster Aerobar Rigid MTB ni idol Justin De Guzman. So kung meron kayong tanong regarding dito sa mountain bike niya, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So idol, mag-shoutout ka na. So shoutout po sa pamilya ko dyan, tsaka sa mga kaibigan ko dyan, sa lahat ng kaibigan ko. Mahal ko kayong lahat. Ayun, sana all. Yan, so guys, maraming maraming salamat sa panonood sa aming video. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pag-click na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Yan, so guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.